Papi, good morning. Hey mga papi, narinig nyo naman siguro yung tunog ng busina natin para nagtitinda ng puto. So ngayon, papalitan natin mga papi dahil medyo pausta yung ating busina. Siguro sumuko na siya. At ito ipapalit natin mga papi. Yung Fanfare Compact ng Bosch. Disclaimer lang pa mga papi, hindi po tayo sponsored mga papi. Sishare lang po natin at tingnan natin kung maganda ang tunog nito. At hindi ka mahalan, wala pa 1,000, mahigit 500 pero wala pa 1,000. So sakto na ang presyo. Kailangan din natin to kasi dahil medyo minsan may mga pedestrian tayo o motorista na medyo mahina ang pandinig, hindi naririnig yung busina natin. So kailangan natin mga papi. So yun, tara mga papi. Samahan nyo akong ikabit natin to. Mag DIY ulit tayo ngayong araw na to mga papi. So yun na nga mga papi, gagamitan natin ng relay yung ating busina na install, yung pinakita ko kanina. Ang kalimitan tanong ng karamihan, bakit ba ginagamitan ng relay ang mga busina or halimbawa mga headlight? Ang purpose kasi ng relay is para yung maximum output ng busina o ng mga headlight maibigay niya. Ganun. Kaya gumagamit tayo ng relay. Yung iba naman kasing mga busina hindi na kailangan ng relay. Yung ibang headlight hindi na kailangan ng relay. Pero halimbawa mag-upgrade ka ng headlight ng mas mataas na wattage, or halimbawa busina naman na mas mataas ang amperahe o yung mas mataas ng output, kailangan mo talaga ng relay. So ito na nga yun mga papi. So itong relay na to mga papi, meron itong mga numbers. Ayan. May kita ninyo mga papi yan. 30, merong 86, merong 87 at saka 85 mga papi. Yan ang mga purpose niya mga papi, isa-isahin ho natin para hindi kayo malito. Ang purpose pala ng ating video na to ay halimbawa nagtitipid tayo, medyo wala tayong budget, at the same time DIY mode, matututo tayo ay para makasave tayo ng konting halaga para sa pagpaparepair. And disclaimer lang po, we're not against dun sa mga mekaniko o electrician. Ang sa atin lang po ay pagtuturo ng DIY, at hindi po tayo electrical guru ng mga sasakyan. Ito po based lang sa experience mga papi. Pero syempre kung may pangbayad kayo, okay din naman dumiretso na lang kayo sa mekaniko or electrician. Pero ang sa atin po eh, minsan masaya yung ikaw mismo ang nagre-repair ng sasakyan mo. Diba mga papi? So yun na nga. So simula tayo ng 30 mga papi. Yung 30 na yan, yan po yung direct na nakakonect doon sa battery, sa positive terminal ng battery. Pero make sure lang po, nalagyan po ninyo ng fuse yung inyong wire papunta ron sa positive terminal ng battery. Para ang purpose po nun, in case of a short circuit, yung fuse po ang unang mag-snap. So pag nag-snap yung fuse, hindi na po siya magtutuloy yung current. So wala nang dadaloy na kuryente at walang masusunog. Okay? And then po mga papi, yung number 87, may kita po ninyo, dalawa po yung 87. Isa lang naman ang purpose niyan. Yan pong 87 po na yan, diretso po yan doon sa positive terminal ng mga busina. Pero may mga busina po na walang polarity. Kahit saan mo po ilagay yung positive negative doon, okay lang. Pero may mga busina na may polarity, may positive negative. Tulad nitong busina na ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos po mga papi, itong 85 na yan, pwede mo na rin idiretso yan mga papi dito sa 30. Or ayan sa 30, itap mo na lang din mga papi. Tapos ito pong 86 mga papi, nakikita niyo yung 86 ito. Ayan. Ito po yung 86. Yan po yung 86. Yan po, didiretso po yan, yung wire na yan, papunta doon sa kung saan yung trigger o yung switch ng busina. Diba, nagbubusina ho tayo. Yan po yung nagtitrigger papunta dito para buksan niya po yung itong number 30. Positive, direct positive terminal doon sa battery. Bubuksan niya po yan. Pag halimbawa, pinindot ninyo yung busina ninyo, itong si 86, ititrigger niya itong si number 30.
para magbukas, para magbigay ng power doon naman sa positive ng ano, ng busina, yung C87 naman, mga papi. So yun, ganun lang naman siya naglalaro, mga papi. Para mas malinawan natin, mga papi, eto, gumawa na lang ako ng diagram o ng kodigo, eka nga. Ayan. So yung 86, mga papi, ayan. So yung number 86, doon tayo magsisimula. Number 86, ito po yan, 86. Ito yung wire niya, number 86. Diretso po ito doon sa doon sa ground o yung sa switch ng ano, ng busina ninyo na galing sa sasakyan ninyo, mga papi. Yan, ito yung 86. Na kapag bumusina kayo, ito yung magti-trigger. Okay? Yan po, sa switch po yan, from car. Tapos yung number 85 tsaka 30, number 85, ito po, number 85 and 30. Yan po yung direct doon sa positive terminal ng battery. Lagyan nyo po ng fuse para po for safety. Para in case of short circuit, yun ang mag-snap yung fuse. Pwede nyo pong pagsamahin po yan. Yan. Sa color coding po, wag na po tayo magbase kasi iba-iba po ang color coding ng mga female na ano eh, na relay switch eh, socket eh. May iba, halimbawa itong sa iba, itong kulay, itong number 30 kulay pula. Ganun. Iba-iba lang po siya. Okay? So, and then yung number 87 po, mga papi. Dalawa po yan. Number 87, pagsamahin nyo na po. Didiretso po ito sa positive terminal nung o ng ano, ng busina ninyo, mga papi. Tapos yung negative terminal ng busina ninyo, mga papi, idiretso nyo na sa body. I-tap nyo na lang sa body niya. So, halimbawa, ito yung positive ng terminal ng busina ninyo. Itong negative nyo, i-tap nyo na lang sa body niya. Kahit saan doon, basta dumidikit siya sa bakal ng body. Yun na yung nagsisilbi negative, mga papi. So, balik naman po ako doon sa sinasabi kong polarity ng mga busina. Ito po, papansin po ninyo itong busina nito. May polarity po siya. Ito po yung positive niya. Ito po yung negative. Makikita ninyo nakasulat. Kapag yan po napagbaligtad ng kabit, hindi po siya bubusina. Pero mostly mga busina naman na binebenta diyan sa labas, walang polarity, walang positive negative. Okay, mga papi. So tara, simulan na natin ang pag-install ng busina natin, mga papi. Ito po sample, mga papi, ng may polarity na ating mga busina. Mga papi, yung dati ko kasing busina, meron na siyang stock na relay. So ito, nakikita ninyo. 15 ampere siya. 12 volts. Ayan. So hindi ko nagagalawin para makaiwas tayo ng, ay makabawas tayo ng oras. Ayan siya. 15 ampere. So ngayon naman, mga papi, since ito sana yung ilalagay ko na relay. Ito kasi, makikita ninyo, 30 ampere siya. 30 ampere. So, pwede naman na yun. Okay, so mga papi, bago natin i-install ng tuluyan, hanapan muna natin ng magandang mounting itong ating mga busina. Kung saan siya hindi abala pag kinabit mo yung grill. So, since yan, nandiyan na yan. Piling ko pa ganito dapat siya. So yan, mga papi, may mount na natin ng forma yung ating busina kung saan siya dapat nakalagay. Ang gagawin na natin, kukonnect na natin yung mga wires na, mga papi. Saan? Ito naman, mga papi, walang polarity ang mga busina natin. Walang positive negative dyan. So kahit saan mo siya i-connecta dyan. Pero syempre, ito, gumawa na tayo ng parang hook para ilagay natin dito. Testingin natin yan namin. Sure. Dito. Dito.
Ito mga papi, kukonekta rito sa negative. Yung isa rin niya rito, negative. Ito, diretso dun sa positive ng battery at saka dun sa switch o yung bisina. Sa pag kukonekta mo ng mga wire papi, ibuka nyo yung dalawang wire. Tapos buhol nyo parehong ganyan para mas kapit na kapit. Yan. Para hindi siya mahuhugot mga papi. Tapos mga papi, binati ninyo yung electrical wire, electrical tape, habang binibilot ninyo, binabalutan ninyo yung wire para mas dumikit at saka mas maganda ang pagkakalapat. Okay, so ito, didiretso na natin dito mga papi, pero babalutin muna natin lahat para sigurado tayo. Kasi diretso sa positive ito mga papi, mahirap na. Ganun din dito mga papi, malutin din natin. Binabalot natin papi yung mga wires na diretsong positive para at least protektahan yung wire at hindi ka agad-agad mabalatan mga papi, kasi pag nabalatan to, dumikit sa body mga papi, delikado, yari tayo dyan. Doon, yun ang nagkukos ng mga sunog mga papi ng sasakyan. So tayo, iniiwasan natin yan mga papi. At saka muli o, disclaimer, hindi ho tayo bihasa na electrician o nag-wiring ng sasakyan. Lahat po ito ay based sa DIY lang po. May mga suggestion po kayo at meron tayong mga corrections mga papi, ay mag-comment lang po down below. At para nang sa ganun, ma-educate din po ang lahat. Ma-educate din po ako mga papi. So ito po ay sinishare lang natin yung mga DIY natin mga papi. Yan. So since tapos na nating i-wire na lagyan ng mga mabalutan mga positive, kukonekta naman tayo ngayon. Ito kasi yung positive natin nilagay. Yan. Okay, ito rin yung isa mga papi. Since wala nga pala tayong extra pang ganito, bibili na lang ako, pero for the meantime, dito ko na lang siya lalagay. Kukonekta ko na doon, babalutin ko na lang din mga papi. Yan. Pero mas maganda kung may ganitong hook para didikit mo na lang. Okay. So mapapansin ninyo mga papi, yung mga wire natin iba-iba yung kulay. Medyo kinapos kasi tayo mga papi. So wala kasing available akong wire. Pero mas maingi kung mga papi, kung since ground siya, black ang ilagay ninyo para mas okay sana. Kaso wala eh. So palitan natin ng dilaw ulit. Mas makapal kasi ito eh. Ang tanong mga papi, sabi nila pwede naman diretso na sa ano kahit wala nang relay. Yes, pwede naman mga papi. Nga lang, mas malakas kasi ang busina mo kapag may relay mga papi. At yung mga ibang busina kasi nagre-require talaga ng relay mga papi, para mas makuha mo yung maximum na lakas mga papi. Ayan. Ingay ng mga aso eh. Ulit. Hassle papi pag ganito eh. Pag wala yung parang socket nga, kaya mas mainam kung may socket tayo. So for the meantime lang yan. Mamaya pagka testing lang natin, pagka okay na, bibili tayo sa labas ng socket yung ganito. Okay, so mga papi, yan na, nakakabit na. Connect rin natin to
So all set na mga papi. Tignan na lang natin mamaya kung saan tayo magkakaproblema. Pero check muna natin. Pero bago ang lahat mga papi, tinanggal ko pala muna yung battery terminal, yung negative, habang ginagawa ko yan, para just in case ma-short tayo, may maidikit natin yung positive sa body, hindi siya mag-short o wala tayong masisirang fuse. So yan, so ngayon kakabit na natin mga papi para matesting yung busina. Okay. Mga papi, so make sure mga papi na wala kayong nadidiinan na wires o naiipit, para naman sa ganun iwas tayo sa pagbalat ng mga wires mga papi. So sa kaso nito mukha namang wala, so always double check mga papi. Alright, so yan o ang ating busina serye mga papi. So kanina, kung mapapansin ninyo, nung nagbusina tayo, paos yung busina ng ating Pajero, parang nagtitinda ng puto. Ngayon nagpalit tayo ng Bosch. Ito mga papi, ma-recommend ako na okay naman, kasi maganda yung pagkakabusina, maganda yung kinalabasan, yung outcome. So yan, kung bibili ninyo ito, pwede itong ma-recommend mga papi. Pero disclaimer po mga papi, hindi po tayo sponsor, kumbaga share lang po itong mga ating sinasabi, para na sa ganun eh, kung kayo nagbabalak magpalit ng busina at nahinaan kayo sa busina ninyo, pwede nyo pong itong gawin o gamitin mga papi. So yan na ang ating busina mode mga papi. So kung nagustuhan po ninyo ito mga papi, ang ating video, maaari pong mag subscribe lang po at mag like and mag share na rin, at comments na rin po kung meron po kayong suggestion o correction po, at willing po tayong mag-adjust o i-correct natin mga pagkakamali mga papi. So hanggang ulitin mga papi, laging tatandaan po, mag-iingat po. So yun na mga papi, ipatik na natin, secure na natin lahat. So mukha namang wala ng abala o aberya mga papi. So yun yung busina mga papi.